Magandang umaga po sa inyong lahat para sa muling paghahanda para sa ating pananambahan ngayong umaga. Tungayan natin ang isang ihandang prelude number. Maging pagpapala at kagalakan nawa ito sa ating lahat. Maraming salamat po. Bilang bahagi na ating call to worship o panawagan sa pagsamba, ating basahin ang Malakias 1:6-7. Malakias 1:6-7. Iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kukungay ama, sa nandoon ang aking dangal. At kung ako'y Panginoon, sa nandoon ang takot sa akin, sabi ng Panginoon na mahukbo sa inyo. O mga saserdote, nagsihamak na aking pangalan at inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang iyong pangalan? Kayo na naghahandog ng karumaldumang hain sa aking dambana. At inyong sinasabi, sa ano namin nilapastangan ka? Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. Naway pagpalain ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang salita. Dumako tayo ngayon sa isang sandaling katahimikan. Iyoko natin ang ating ulo at ipikit natin ang ating mga mata. Ihingi natin ang tawad mula sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan
at mga pagkukulang sa Kanya. Magkaroon nawa tayo ng pagpapakumbaba sa ating kalooban at lubos na pagkapasakop sa ating Panginoon. At muli nating hilingin na ang banal na Espiritu ang gumabay at manguna sa ating lahat. Tayo ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong pag-ibig at kabutihan para sa amin. Sa inyong patuloy na pag-iingat, paggabay, at pagpupuno na aming pangailangan araw-araw. Maraming salamat sa kaligtasang pinagkaloob ninyo sa amin. Hindi dahil na kami ay mabuti, makagagawa ng kabutihan, kundi dahil lamang sa inyong habag at awa para sa amin. Salamat, Panginoon Jesus, sa inyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo na naging katubusan at kapatawaran ng aming mga kasalanan. Nawa ay samahan ninyo kami ng inyong banal na presensya sa aming pananambahan. Ang inyong banal na Espiritu nawa ang manguna at kumilos sa gawain na ito. Kung meron man kaming makasama sa pananambahan na ito, hindi paligtas, nawa kayo o Diyos ang mangusap sa Kanya upang magpasya siyang magsisi, magtiwala, at magsuko na kanyang buong buhay sa inyo. At nawa ay tanggapin niya kayo, Panginoong Jesus, bilang kanyang sariling Panginoon, tagapagligtas at hari ng kanyang buhay. Nawa, ang bawat bahagi ng gawain ito ay magdulot sa inyo na kagalakan o Diyos at kapurihan sa inyong pangalan. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng members at mga bisita ngayong umaga para sa ating Sunday Worship Service. Mapa-excited po tayo na sambahin ng ating Panginoon. Kantayin po natin ang unang kanta, Lord, I Lift Your Name. Katayin po natin ang ating second song, Trust and Obey. When we walk
Batiin po natin ang ating mga kasama habang kinakanta ang Great is the Lord. Tunghayan po natin ang ilang mga patalastas. Midweek Service, Wednesdays at 7 p.m. via Facebook Livestream. COVID Bible School, Lunes hanggang Sabado, tuwing umaga sa ating Facebook page, YouTube channel, at sa Bethany Members Group Chat. Children's Ministry, every Sunday via Google Classroom. Good Samaritan Ministry. Happy birthday po sa mga sumusunod. July 11, Sunday, today, Jamila Mandy Cabrera. July 14, Wednesday, Clyde Canilio and Jillian Andre Chua. July 15, Thursday, Isaac Acorda. July 16, Friday, Carmenda Garcia, Maria Gina Ogares, and Rosebel Abrasaldo Jr. July 17, Saturday, Jong Estuesta. Happy wedding anniversary, July 15, Thursday, Melvin and Iana Justine Asinero. Ang Institute for Ministry Development, IMD, ay magkakaroon ng bagong pag-aaral tungkol sa evangelism na may paksang How to Share the Gospel to Everyone. Ito ay pangungunahan ng ating Pastor Evans Acorda sa pagtulong na rin ng inyong lingkod, Minda Fulgar.
tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 6, at sisimulan na sa darating na July 17, 2021. Maaari lamang kausapin, Linda Vulgar, sa ibang detalye. Maraming salamat po. Week in Review, July 2 to 8, 2021. Middle Adult Online Fellowship, BKBIC Sunday School. Leaders Meeting, Online Bible Study led by Pastor Evias with Pastor Varela, Sir Renato and Ma'am Amy Alegre. Taytay Members, Sir Allen and Fame Garcia. Taytay Members watching worship service, Hamsite and Barlongo Family. Camarin Members watching worship service, Efren Family. Tunghayan po natin ang special number. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Genevieve at gusto ko pong i-share sa inyo kung paano po kumilos si Lord sa pagtulong sa akin sa paghahanap ng trabaho. Siya lamang po talagang kumilos at gumawa ng miracle. Dahil nga po magsasara yung school namin,
150 teachers po ang nawala ng trabaho dito sa amin pong company. So, nag-start po ako naghanap ng trabaho by October. And nakuha ko lang po yung trabaho by June 7. By February, I was at the peak of my worries and stress physically, mentally, and emotionally. At hindi ko na po alam kung sino po ang aking panghahawakan, kundi lamang po si Lord at ang kanya pong mga promises that He will never forsake me nor abandon me. And may mga prayers na rin po akong, Lord, ano pong nangyayari sa akin? Bakit po ganito? Lord, nakalimutan niyo na po ba ako? Ako po yung child ninyo. Anak niyo rin po ako, Lord. Mga ganun panalangin. And I know it's wrong to worry. It's a sin to worry. So I always ask for forgiveness kung nararamdaman ko pong mahina na yung aking trust. So, lagi ko pong takbuhan yung Bible, yung Word of God. And during the time nga po na kine-question ko na or pinapaalalanan ko si Lord na child niya ako, ang binigay niyang answer sa akin ay ang mga verses na ito. That is from John 1:12, saying, I am a child of God. From John 15:15, I am a friend of Jesus. Romans 3:24, I have been justified and redeemed. Ephesians 2:10, I am God's workmanship, created to produce good works. And Philippians 3:20, I am a citizen of heaven. So, ito lamang po. Thank you very much din po sa prayers ninyo. Magandang umaga sa ating lahat. Muli tayong magsama-sama sa ating pananambahan. Ang pamagat ng ating aralin ngayong umaga, magpatuloy sa pagpuri sa Diyos. Magpatuloy sa pagpuri sa Diyos. Makikita ang ating teksto sa Filipos Kapitulo 3, Versikulo 12. Sabi dito, hindi sa nakamtang ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Sabi nga, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala. Ang buhay ay isang laban at tulad ng isang laro. Ang nag-umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ngunit sa ating mananampalataya, may isang mahalagang batayan ang buhay. Bukod sa pagiging laban at laro, pinaniniwalaan din natin na ang ating pagtatagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa ating sariling galing at pagsusumikap, kundi sa mapagkalingang biyaya ng Diyos. Dapat maging katuwang natin ang Diyos sa ating buhay. Ang ating unang puntos, nais ng Diyos na tayo'y magtagumpay. Nais ng Diyos na tayo'y magtagumpay. Ayaw ng Diyos na tayo'y maging talunan. Kaya nga, binibigyan niya tayo ng mga pagsubok upang tumatag. Ito ang kanyang magandang plano para sa lahat. Ayon niya sa Jeremias, Kapitulo 29, Versikulo 11, sabi, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong nagdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Sabi nga, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Ang plano po niya para sa atin, nais ng Diyos na tayo magtagumpay. Ngunit para matupad ito, kailangan tayong makipagtulungan sa Diyos. Hindi lamang ang Diyos ang gagawa para sa atin. At gawin natin ang ating tungkulin ng may pagtitiis at pagpupunyagi. Ang ating pangalawang puntos, lahat ng bagay may pag-asa, lalo na sa mga nagtitiwala kay Hesukristo. Ang isang mananampalataya laging binubukalan ng pag-asa. Laging positibo. Hindi pinanghihinaan ang loob. Sapagkat naniniwala siya na kasama niya si Hesus
sa kanyang pakikibaka at pakikipagtunggali. Huwag tayong panghinaan ang loob at pananampalataya dahil sa mga pagsubok, sapagkat ang mga pagsubok ang siyang nagbibigay ningning, ganda at kulay ng buhay. At kung manatili tayong tapat sa ating pananampalataya, sa kabila ng mga pagsubok, sa huli tayo, tatanggap tayo ng kuruna ng buhay na walang hanggan. Ayon nga sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Sabi nga, mapalad ang taong nanatiling tapat, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ito ang hinahangad, pinakakaasam-asam na gantimpala ng mga mananampalataya, ang buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga. Kantahin po natin, Stand in the Congregation. I will stand in the congregation and I will exalt you. I will stand in the congregation and I will exalt you. Let the children of your salvation lift your praises to you. Hallelujah. Stand in the congregation and I will praise your name. I will stand in the congregation and I will praise your name. With your people in every nation, I will shout this praise. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Para sa ating preaching, Pastor Evias Acorda. Muli po ay magandang umaga sa inyo lahat. Tayo ako na po sa ating aralin ngayong umaga. At ang mamagat po na ating aralin ngayong umaga ay tayo ba ay gumagalang at nagpaparangal sa Diyos? Tayo ba ay gumagalang at nagpaparangal sa Diyos? Pagbibati po sa ating teksto sa Malakias, Kapitulo 1, Versikulo 6 at 7.
Malakay chapter 1 verse 6 and 7. Ay po nais basahin ito para po sa ating lahat. Tayo po sa Malakias 1:6-7, ginagalan ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Ako nga'y ama, sa nandoon ang aking dangal. Ako'y Panginoon, sa nandoon ang takot sa akin. Sabi ng Panginoon na mahubo sa inyo, o mga serdote, nagisihamak na aking pangalan at inyong sinasabi, sana namin hinamak ang iyong pangalan. Kayo'y naghahandog ng karumaldumal na hain sa aking dambana at inyong sinasabi, sana namin nilapastangan ka. Sa inyong sinasabi, ang dulang ng Panginoon ay hamak. Kaya po ating aray po ngayong umaga, tayo ba ay gumagalang at nagpaparangal sa Diyos? Ating pong layo upang tayo magkaroon ng gustong pagsamba at paglilingkod sa Diyos bilang paggalang at pagpaparangal sa ating Panginoon. At bilang bagbungan mga minamahal, ano bang nais ng mga magulang mula sa kanilang mga anak? O nais ng mga lolo at lola mula sa kailang mga apo? Maring pera o atensyon o panahon. Totoo po yan. Ngunit, anumang pera kahit malaki pa o atensyon kahit palagi pa ay para sa akin po wala gaanong halaga kung walang kasamang paggalang at pagkaparangal sa manakatanda tulad ng mga magulang. May halaga ba ang pera o atensyon kung wala namang kasamang tunay na paggalang at walang tunay na pagpaparangal sa magulang? Kung ang tingin halimbawa sa mga maedad na magulang ay parang pabigat, restorbo lamang. Kung kaya't walang tunay na pagpapalaga para sa kanila. Hawig po ito sa nangyari sa teksto na ating binasa kanina. Totoong nag-aalay ang mga Israelita sa Diyos, sumasamba sila sa Diyos, ngunit ang kanilang pag-aalay at pagsamba ay walang tunay na paggalang at pagpaparangal sa Diyos. Walang tunay na pagpapahalaga sa Diyos bilang Diyos. Maring para sa mga taga-Israel, ang Diyos ay parang pabigat at istorbo lamang para sa kanila. Ito ay isang mahalagang babala po para sa atin. Tayo ba ay sumasamba at naglilingkod sa Diyos ng tama? Tayo ba ay sumasamba at naglilingkod sa Kanya na may tunay na pagpapahalaga sa ating Panginoon? May paggalang at pagparangal ba sa Diyos ang ating pagsamba at paglilingkod sa Kanya? Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong magkaroon ng wastong kaisipan at damdamin tukol sa pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. Gano'n ba ito kahalaga tukol sa ating pagiging tunay na Kristiyano? Maganda pong sabi po niyang isa, si E.W. Tozer, sabi niya po, I can safely say on the authority of all that is revealed in the Word of God that any man or woman on this earth who is bored and turned off by worship is not ready for heaven. Sa Pilipino po, masabi ko na may katiyakan ay sa karotohanan ng lahat na pinahayag sa salita ng Diyos o ng salita ng Diyos na ang sino mang lalaki o babae sa mundo na nababato o naiinis, nababato at naiinis sa panambahan ay hindi pahanda para sa langit. Kaya mga minahal, hindi po tiyakin. Tiyakin natin na meron tayong wastong kaisipan at damdamin sa ating pagsamba at sa ating paglilingkod sa ating Diyos. At po rin ngayong umaga, meron pong dalawang pangunahing bahagi. Una-una po, igalang at parangalan natin ang Diyos. At ikalawa, mag-aalay ng wastong pagsamba at paglilingkod. Una-una po,
igala at parangalan natin ng Diyos. Ikalawa, mag-aalay ng wastong pagsamba at paglilingkod. Kaya bilang unang bagay po na ating aralin, igalang at parangalan natin ang Diyos. Igalang at parangalan natin ang Diyos. Lalo sa magitan po ng pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Ating pasinin mula sa teksto una-una, ang pagpuna ng Diyos sa Israel. Sabi po roon, anak nga ay may paggalang sa ama at ang alila naman ay may paggalang sa Panginoon. Ayon sa verse 6, sabi po roon, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng alila ang kanyang Panginoon. Kakungay ama, sa nandoon aking dangal. Kung ako'y Panginoon, sa nandoon ang takot sa akin. Sabi ng Panginoon, mahukbo sa inyo. Kaya po kung totoong ang Diyos ay ama at Panginoon ng Israel, dapat din silang gumalang, magparangal at magkaroon ng takot sa Diyos. Ngayon sila po ay may pagkukulang sa bagay na ito. Ayon sa verse 6 nga po, kung ako ngay ama, sa nandoon ang aking dangal. Kung ako'y Panginoon, sa nandoon ang takot sa akin. Kaya po hinahanap ng Diyos ang tunay na pagpaparangal at takot para sa Kanya mula sa mga taga-Israel. Ngunit po wala silang paggalang, wala silang pagpaparangal, at wala silang takot sa kanilang pagsamba at paglilingkod, at sa halip ay hinahamak nila ang Diyos. Ito nga po implikasyon sa verse 6, sabi po roon, o mga aserdote, naging sihamak na aking pangalan, at inyong sinasabi, saan namin hinamak ang iyong pangalan? Kaya ito po ang minauna-una, malagang hamon sa atin, dapat nating ituring. Ituring natin ang Diyos ng naharapat. Ito po ang kahulugan, implikasyon po ng ating teksto. Kung tayo ay may paggalang sa ating ama o magulang, kung tayo ay may takot sa ating Panginoon sa trabaho man o sa panungkulan, higit dapat tayong magkaroon ng paggalang at balatakot sa ating Diyos. Kutunay nga na Siya ay Diyos at Panginoon natin. Alam po natin mga minamang tayo po ay merong tungkulin na gumalang at magparangal sa ating mga magulang at sa ating Panginoon. At ito nga ang basihan ng paghahambing ng Diyos sa pag-ugnay ng mga Israel sa Kanya. Ang bawa po ay sa Exodus chapter 20 verse 12, sabi po roon, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na binibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kaya po kung pinararangalan natin ang ating mga ama sa laman dito sa lupa, lalo dapat nating parangalan ang ating ama sa spiritual at naroon sa langit. Higit na karapat dapat sa Diyos ang ating paggalang at pagkaparangal. At ayon naman po sa unang Timoteo 6:1-2, sabi po roon, ang lahat ng mga alipin ay dapat ariin ang kanilang mga Panginoon na karapat-dapat sa buong kapurihan. At kung ang Panginoon ay kapwa manampalataya, dapat ay huwag mayamot ang mga alipin, kundi dapat paglingkuran sila ng mabuti. Kaya po kung dapat parangalan ng mga alipin ang kanilang Panginoon sa kanilang trabaho o panungkulan, lalo dapat ating Panginoon sa langit. Higit siyang karapat-dapat bigyan ng paggalang at pagpaparangal. Di ba't ating kinikilala po, mga minamahal, at tinatawag natin ang Diyos sa langit na ating Ama? Dahil ang Diyos, ang ating Ama, dapat tayong mamuhay na may mataas na paggalang at takot sa Kanya. Ay nga po sa unang Pedro 1:17, at kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang tinatanging tao na umahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng iyong pinibang bayan. Magkaroon tayo po ng paggalang at takot sa Diyos kung talagang Siya ay ating Ama sa langit. Ito rin po, maminama sa ating pagtawag kay Kristo bilang Panginoon. Binanggit din ang pagkaparangal
at paggalang sa Panginoon sa ating teksto. At iba tinatawag si Kristo bilang ating Panginoon, dapat natin siyang igalang at parangalan. At ang payak na paraan ng pagkilala kay Kristo bilang ating Panginoon, bilang paggalang at pagkaparangal sa Kanya ay ang pagsunod. Kung kaya dapat ginagawa natin ang mga bagay na sinasabi niya. Ay nga po sa Lucas 6:46, Ba't niya tawag niyo ako, Panginoon? Panginoon, hindi niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Kung si Kristo nga ang ating Panginoon, atin siyang parangalan sa magitan ng pagsunod at pagganap ng kanyang sinasabi. Kay Mami na Mahal, bilang ikalawang bagay ng ating aralin, mag-alay ng wastong pagsamba at paglilingkod. Tayo mag-alay po ng wastong pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoon. Israel po noon, ang Israel ay nag-aalay ng kalumalduman na hain sa dambana ng Diyos. Ayon sa verse 7, ibig sa ating teksto, kayo'y naghahandog ng kalumalduman na hain sa aking dambana. At inyong sinasabi, sana namin nilapastangan ka. Sa inyong sinasabi, ang dula ng Panginoon ay hamak. Kaya sila po ay naghahandog sa Diyos ng pag-aalay at pagsamba na hindi karapat-dapat sa kalawatian at karangalan ng Diyos. Ito po yung mahalagang bagay at inandaan, mga minamahal, mahalagang aral na mahalaga sa Diyos ang wastong pagsamba. Maring tayo po yung sumasamba sa ating Panginoon, ngunit hindi yun sapat. Wasto ba ang paraan ng ating pagsamba? Hindi po sapat ang pagsumamba, dapat wasto at mahusay ang ating pagsamba. At po mahusay at mabuti ang ating pag-aalay. Hindi dapat tayo mag-alay ng mga bagay na merong kapintasan. Sabi nga po si Jeremiah chapter 15 verse 21, at kung may anumang kapintasan na pilay o bulag, anumang masamang kapintasan ay huwag mong ihain sa Panginoon mong Diyos. Ito po'y kalumaldumal sa ating Panginoon. Ganyan po Jeremiah chapter 17 verse 1, sabi po roon, huwag kang maghahain sa Panginoon mong Diyos ng baka o tupa na may dungis o anumang kapintasan sapagat iyo'y isang kalumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Mamamahal, paano ba dapat tayo sumamba sa ating Diyos? Ano ba yung mga paraan ng pagsamba na sa bagay po nito ay makasamba tayo ng wasto sa ating Panginoon? Para sa akin po, mayroong tatlong paraan na napakalaga ng wastong pagsamba sa ating Diyos. Una-una po ay ang pagsamba ng pag-aalay ng sarili. Pag-aalay ng ating sarili. Kaya di pong iharap ating sarili, ating katawan sa Diyos bilang isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa ating Panginoon bilang katampatang pagsamba. Ay nga po sa Romans 12:1, kaya mga kapatid, pinamamahali ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay na kaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Kaya maminamahal atin pong ialay ating sarili bilang malinis at dalisin na handog sa Diyos. Ang mahalaga sa pagsamba ay hindi lamang ang handog o alay, kundi ang naghahandog at nag-aalay. Halimbawa po, kainin niyo po ba ang binibigay sa inyong pagkain? Kung alam mo naman, ang platong pinaglagyan ng pagkain ay marumi? Inumin mo ba ang tubig na inabot sa iyo? Kung alam mo naman, ang basong pinaglagyan ay marumi? Dito rin mga minamahal, uko sa mga ating ibinibigay, at inaabot na pagsamba at paghandog sa Diyos. Ang hain ng isang taong masama ay kasulang-suklam sa ating Diyos. Gana pa man ito kaganda o kamahal. Nga po sa Kawikaan 15:8, ang hain ng masama ay kasulang-suklam sa Diyos o sa ating Panginoon.
Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaliguran. Kaya po apektado po ng pagkatao ng sumasamba ang halaga ng kanyang pagsamba. Kung masama ang tao nag-aalay, masama din ang kanyang inaalay. Ikalawang maminamahal, dilang po ating sarili, kalawa po ay ang pagpuri sa Diyos. Maghandog tayo palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Ayon po si Hebrews 13:15, sa magitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Paano mga minamahal, no? Sa magitan po halimbawa ng mahusay na paranalangin, pag-aawit, pagpuri, at kapasalamat sa ating panambahan. At ipo tiyakinawa na ating po mga panalangin, pag-aawit, pagpuri, at pasalamat ay may kasamang tunay na paggalang at pagkaparangal sa ating Diyos. At ipo ginaganap ang mga ito sa ating pinakamahusay na paraan. Ikatlong paraan ng pagsamba sa Panginoon ay ang kabutihan at pagtulong sa iba. Sabi nga sa Hebrews 13, verse 16, sabi po roon, tapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Ating parangalan po ating Diyos sa magitan ng ating makabutihang ginagawa sa iba at ang pagtulong sa kanila. At narapat maminamahal ang mga gawain na ito at pagtulong ay mahusay at kaaya sa Diyos. Pagtulong at pagibigay halimbawa ng mga magandang uri mga bagay at hindi tiyatirahan lamang. Huwag naman para bang halimbawa po ay magibigay tayo at magibigay yung ating mga hindi na pinapahalagahan o hindi na kailangan. Halimbawa mga minamahal, tayo po ay nasalanta ng kalamidad tulad ng bagyo. Pagkatapos, tumanggap ka ng relief goods, ngunit po ang bigas tinanggap mo ay may bukbok na, luma na. Matay naman po mga dalata ay expired na. Kaya nga po sa ating iglesia, hindi tayo nagbibigay po ng mga tira-tira mga damit o mga bagay po sa ating mga pastors missionaries sa during missions conference at anniversary na mga bagay po na di maganda, no? Dapat sa kanila ay ang pinakamahusay. Dahil dapat sa Panginoon ay ang pinakamahusay. Kaya mga minamahal, kahit anong oras, anumang araw, saman tayo, ano man ating ginagawa, di pagkakataon upang tayo sumamba sa ating Diyos. Adi pong ganapin yan ang lahat ating mga gawain na may paggalang at pagkaparangal sa ating Panginoon. Ayon nga po sa isa, cause every task of your day to be a sacred ministry to the Lord. However mundane your duties, for you, they are a sacrament. Ganapin mo ang bawat gawain sa iyong araw bilang banal na ministeryo sa Panginoon. Gaano man makalupa ang iyong mga tungkulin, para sa iyo, ang mga ito ay pagsamba. Tayo maaaring sumama mga minamahal, anumang paraan sa ating buhay, anumang ating ginagawa, anumang bagay sa ating buhay at ibinibigay sa Panginoon, yan po ay isang pagsamba at pagpaparangal sa ating Diyos. Kaya bilang pagkawakas mga minamahal, paano tayo may tiyak ng ating pagsamba ay wasto na may paggalang at pagkaparangal sa ating Diyos. At ipong ganapin ang ating pagsamba na ating buong puso, buong lakas, buong isip, at buong kaluluwa. At ipong ganapin ito, hindi para sa ating sarili, hindi para lamang sa kalutian ng Diyos. Hindi naman po paggalang at pagkaparangal sa may na ating labi,
kundi paggalang paparangal sa pamamagitan ng ating buong pagkatao. Paggalang at pagkaparangal sa pamamagitan ng ating buong pagsunod sa Diyos at buong pusong paglilingkod sa Kanya. Sabi nga po ni Billy Graham, cognay po rito, sabi niya, "The highest form of worship is the worship of unselfish Christian service." Ang pinakamataas na uri ng pagsamba ay ang pagsamba sa magitan ng hindi makasariling Kristiyanong paglilingkod. Ito ang pag-aalay at pag-ibigay na ating buong sarili sa Diyos, sa Kanyang gawain at sa ating kapwa. Maraming salamat. Tayo ay manalangin. Muli kami nagpapasalamat, O Diyos, sa katotohanang aming narinig at tinanggap mula sa pagbabahagi at pagpaliwanag na inyong banal na salita. Nawa ang mga aral na ito ay manatili sa aming isip at manahan sa aming puso. At nawa ang mga ito ay aming maisagawa at maging bahagi ng aming buhay araw-araw. Ang aming buhay nawa, Panginoon, ay aming gamitin upang ialay at ibigay sa inyo ang karapat-dapat na paggalang at pagkaparangal. Dahil kayo, O Diyos, ay puspos ng kadakilaan, kapangyarihan, kapanalan, at kaluwalhatian. Nawa, ang bawat aspeto ng aming buhay, kasama na ang aming pagsamba at paglilingkod para sa inyo, ay magsilbing na tanging pagkakataon upang kayo ay lubos na madakila at mapuri. Sa lahat ng bagay sa aming buhay, nawa, kayo lamang, O Diyos, may taas at maluwalhati. Ito aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, ang ating mga ikapu at kaloob para sa ating offering. Magawa 20:35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus na siya rin ang may sabi, lalo pong mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Tayo po ay manalangin para sa ating pagbibigayan. Amang banal, maraming salamat sa lahat ng biyaya na pinagkaloob sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po at kami ay inyong pinagkukulong. Maraming salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay para sa inyong gawain. Hipuin niyo po ang puso ng bawat isa upang makapagbigay ng ayos sa inyong kalooban. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
Tayo manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami sa aming pagkakaloob. Pagpalain mo nawa ang halagang aming nakalap. Magugol nawa ito sa ikalalago pa sa aming gawain at sa bahay-sambahan. Nawa ipadama mo sa amin ang araw-araw na pag-iingat. Patatagin mo kami. Huwag nawa manghina sa pagsuporta sa gawain. Nawa palaguin mo ang aming pinagkakakitaan o negosyo upang patuloy kaming makapagbigay ng handog. Ito pa ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. At para po sa ating huling kanta, Wala Kang Katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang ihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito sa natapos na banal niyong gawain.
sa tulong ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po sa aral at hamon ng banal na salita. Maraming salamat po. Bagamat kami ay nagkukulang at nagkakamali, Panginoon, kami ay minahal niyo pa rin. Salamat sa bugtong inyong anak na si Jesus. Kami ay matubos ng kanyang banal na dugo. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kapatiran na inyo pong ginamit upang kami po ay makapanambahan sa pamamagitan ng social media. Magpalain niyo po sila, Panginoon. Malakasin, ingatan niyo po ang aming pastor, biyayain niyo po siya ng karunungan upang kami ay pangunahan sa pag-aaral ng inyong banal na salita. Ilagay niyo po siya at ang kanyang pamilya sa kapahamakan at sakit. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga Bethany Cubao members, mga leaders, church worker, na patuloy nawa na kami ay makapagbigay para nga sa inyo, O Diyos, nawa kami po ay kakitaan ng paggalang sa inyo. Ng lubos, Panginoon, ang katas-taasang parangal ay sa inyo. Narapat, Panginoon. Itinatas po namin sa panalangin, Panginoon, ang mga leader ng aming bansa, pagkalooban niyo po sila ng puso may pagkakaisa. Nawa, malinasan na at mabigyang katugunan ang lumalaganap na pandemya. Muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo, sa inyong kabanalan, patawarin sa anumang pagkakasala at patuloy na kumapit sa inyong pag-ibig at kabanalan. Panginoon, itago niyo po kami sa banal niyong presensya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating pagsamba at mga magkita-kita po tayo sa susunod na linggo sa panibago na namang mensahe. Maraming salamat po at ingat po lagi.